Pangangailangan daw ng pera ang nagtulak sa dayuhang drug mule para ipasok sa kanyang katawan yung dosen-dosen ng kapsula ng shabu na itinuslit dito sa bansa. Natatakot din daw siya ngayon para sa kaligtasan ng kanyang pamilyang hawak o umano ng sindikato. Balita natin ni John Consulta, exclusive. Nangangamba ngayon ang naarestong drug mule na si Akilu Ali Dubasi na baka mapahamak ang kanyang pamilya na hawak daw ngayon ng West African Drug Syndicate na nag-recruit sa kanya. Kaya pakiusap niya, makita siya sa telebisyon para may pakitang nahuli siya ng mga otoridad at di niya itinakbo ang mga droga. Aabot sa 60 kapsula ng shabu ang kanyang tinangkang ipuslit sa Pilipinas sa pamamagitan ng paglulon at pagpasok sa kanyang puwet. Again, wife. Okay. Two children. One pregnant. They have your wife? Yes, my wife. They have your wife? Yes. Are they safe? No. They're not safe? Your wife and your children, where are they? In Africa. This is to assure the syndicate that hindi may tatakbo yung drugs. Because maraming beses na kasi yan eh. There were drug mules na tinatakbo yung drugs. Or pag natatakot, sinusurrender sa authorities. Sa kabila ng mga nahuhuling nagpupuslit ang droga sa bansa, tuloy pa rin ang West African Syndicate sa kanilang operasyon. Pero sa halip na cocaine, high-grade na shabu ang pilit daw na pinupuslit ngayon na ayon sa NBI, indikasyon ng pagsisikap ng West African Drug Syndicate na kompetisyonin ang drug operations ng kilabot na Hong Kong Triad dito sa bansa. Muling isinalang sa ikalawang inquest ang arestadong drug mule dahil sa 23 bagong batch ng kapsula ng shabu na kanyang inilabas na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso. Sa ngayon, may natitira pang 3 kapsula ng shabu sa tiyan ng sospek. Nitong nakaraang taon, ilang hinihinalang miyembro ng West African Drug Syndicate ang nahuli ng mga otoridad sa tangkang pagpupuslit ng droga sa bansa. Sa harap ng mas aktibong partisipasyon ng mga sindikato ng droga dito sa Pilipinas, nanawagan ng NBI na sana'y mas maging mapagbantay at magbigay ng anumang impormasyon sa kanila para masawata ang ganitong klase ng mga operasyon sa lalong madaling panahon. John Consulta, GMA News.